sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tungkayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mo na ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sa ngala ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngala ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo, ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag ng mapagpalang Diyos ang makapangyariang hari na mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ninuman. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon'y dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginoon'y dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman.
tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan Niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginoo'y dumulog, upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan Niya at Siya'y pasalamatan. Sa Panginoo'y dumulog, upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig Niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Sa Panginoo'y dumulog, upang papuri ihandog. Magsitayo po ang lahat. Inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dating ang mga tao na nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus nang natitipon na ang napakaraming tao, isinlaysay ng Panginoon ang talinghagang ito. May isang tao na lumabas para maghatik ng binhi. Sa kanyang pagkakasik, may binhi na nalaglag sa daan at nayapakan. At ang mga ito ay tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatukan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba ay nalaglag sa matamang lupa. Tumubo at namunga ng tig-iisang 100 butil. At malakas niyang idinugtong makinig ang mga may pandinig.
itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo ay ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba ay sa pamamagitan ng mga talinghaga upang tumingin man sila ay hindi makakita at makinig man sila ay di makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhi na lalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig, ngunit dumating ang diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatukan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak. Ngunit hindi ito tumitimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumitiwalag agad. Ang mga nakasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit nang malaon ay nadaig ng mga alalakanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nakasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakinig sa salita. Iniingatan nila ito sa kanilang puso at malinis at sila ay nagtatiyagang hanggang sa mamunga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sinabi sa dulo ng ating Ebanghelyo, ang mga nakasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakinig ng salita. Iniingatan nila ito sa kanilang puso na tapat at malinis. At sila ay nagtitiyagang hanggang sa mamunga.
Ano ang ibig sabihin ng ating Panginoon? Kung ang mabuting balita, ang mga aral ng Panginoon, ating pinakikinggang mabuti, at pagkatapos, isinasagawa natin ang mga aral ng Panginoon sa ating buhay na walang pagkukulang. Aangat tayo ng husto habang nabubuhay tayo sa lupang ito. Gaganda ang ating buhay, magiging mapayapa, magiging maayos, at magiging angat na angat ang ating buhay habang namumukay tayo sa lupa. At pagkatapos ng ating buhay sa lupa, pag dumating na ang ating kamatayan, tatanggapin kaagad tayo sa langit. Doon, makakapiling natin ang Diyos ng walang hanggan. Kaya, lahat ng aral, turo, payo, utos ng Panginoon, intindihin natin mabuti at isagawa ang mga aral ng Panginoon sa ating buhay nang walang pagkukulang. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang naghahasik ng mga butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawain sa pamamagitan ng ating pananalangin sa Ama. Ang ating tugon, Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang simbahan sa daigdig naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tig-iisandaang ani, manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga pinuno ng ating bansa naway maglingkod sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan, manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang salita ng Diyos sa ating buhay naway huwag sakalin ng mga hindi na itatamang mga ambisyon at pagkamakasarili, manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga may sakit naway madama nila ang mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga yumao naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan, at yaong mga nabibigatan sa pagdadalamhati, naway mapatatag ng salita ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ama naming nasa langit, tulungan mo po kaming makilala ang butil ng iyong salita.
at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming magumun sa mga alalakanin ng mundong ito. Bagkus maging aktibo kami sa paglilingkod at tuluyan na magbunga ito ng masaganang ani. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming pitaya at paunlakan mo ang pag-aakin na aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambagin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kaganda kang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa kangad mo na siya ay iwas tong lubos. Siya ay pinagdusa mo sa kanyang
pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakad ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kapalian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming naghimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wagas. Kaisa ng makal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin
sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang miral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Bye.